pipiyayaan ang instant pa-blessing na 10,000 pesos! Ang kailangan nyo lang gawin, bilangin kung ilang beses lalabas sa inyong screen ang 1115 na logo. And then mag-register at ipadala ang inyong mga sagot sa aming official promo page. That's right, Rabia. At dito sa studio, marami rin pa-blessings para sa mga studio TikTokers! Kukulitan natin today ang mga bida ng asawa ko na magsisimula na mamayang gabi. Let's welcome Lizette Lopez and Raver Cruz! Yes, Kitropa! Mag-ingat! What's going on? Hey. At dahil hindi lang po sa bahay po ang excited, pati po mga Kitropa natin, excited na po sila sa asawa ng asawa ko. Ang tanong ko lang, River, ano ang feeling na pinag-aagawan ka ng dalawang babae? Wow nga! Hindi ko pa nararanasan yan! Alam mo, hindi, ito ang sabihin ko. Dito sa show na to, naramdaman ko talaga, nakahawig kita. Yes! Ba't ganyan ang tawa mo? Hindi, ang aga-aga, River, ha? Nakikipaglokohan ka. Please, River, huwag natin siya paasahin. Speaking of asawa, tungkol sa mag-asawa din itong issue natin today, heto na nga! Ano yan, mamang? O, makinig kayo mabuti. Heto na. O, ito ha. Sabi ni Tiffany Girl, 44, ito, yung pinsan ng asawa ko, nangungutang para makapagsimula ng business. Aha! Nako, Rabia, utang na naman. Rabia, utang na naman, ha? O, ito na nga. Yung asawa ko, gusto siyang pautangin dahil meron naman kaming konting savings. Pero kilala ko kasi yung pinsan niya, paiba-iba ang hilig nung kaya hindi tumatagal sa kahit anong trabaho. Ang worry ko, baka hindi rin siya tumagal sa gusto niyang business. Hayaan ko ba yung asawa ko na pautangin siya? Nako, ayun na nga. Nako. Wala daw permanent na pag-iisip, parang ganun. Yes. Ikaw, River, papautangin niya kaya? Dapat? Papautangin ba? Alam mo, ito lang ang masasabi ko, mama. Oo, ano? Ano? Lalim, ha? Ang ganda ano? Nun. Ang ganda ano? Nun. Ang ganda. Ang dami. Napuluto namin ang aral. Ah, wala ba? Sorry. Ano naman tayo, eh. Dapat nagtutulungan. So, baka dapat pwede naman pautang. Chance. Yes. Give chance. Chance. Give chance. Oh. Aba. Chance. Oh, si Lizelle. At saka bagong taon na ngayon, malay mo nagbago na siya at talagang seryoso na talaga siya dun sa business niya. Kaya kung meron ka namang extra blessing, i-share mo na yan. Oh. Ah. Penge, penge. Doon naman sa mga pinagkatiwalaan, doon, di ba? Dapat. Pinahira. Oh, yes. Anong masasabi mo doon, Rabia? Ano? Ikaw muna, Rabia. Ano ko kasi maraming nasisirang relasyon dahil sa pera. Marami talaga, mama. So ako, bad experience na talaga sa pera, natuto na ako. Kung tutulong man ako, bigay na yun, hindi yun utang. Yun lang yung takeaway. Ay, Rabia, patulong naman. Rabia, patulong naman. Pero tanongin natin yung mga tiktropa natin, ano, magpapautang pa ba kayo? Sugod na sa Facebook page ng TikTok Lock dahil excited kaming mabasa ang mga comments nyo. Yes! Eto na nga! Si Raver ang sasalang sa ulo ng mga balita at si Lizelle naman ang haharap sa ating buwisit blaster. Marami tayong kailangan abangan kaya tutok lang po dito sa TikTok Lock, mga tiktropa! Kamusta naman ang pagbibilang nyo sa 1115 na logo, mga tiktropa? Galingan ninyo dahil isang tiktropa na naman ang mabibiyananan ng instant blessings na 10,000 pesos! Mabibiyananan! Dito naman sa studio, yes. Happy din ang tiktropa natin dahil maglalaro na tayo ng Hollywood! Ay, si Faith gusto na magkabiyanan. Yeah. Okay, ito na! Para sa pink team, ito ang asawa ng asawa ko, Lizelle and Raver! Pero bago tayo maglaro, ano ba ang aabangan namin tonight sa pilot episode ng asawa ko? Go! Ayun, syempre, abangan ninyo ang sobrang ma-action at madrama at talaga namang magpapainit sa mga gabi ninyo ang asawa ng asawa ko po. At this series is also directed by director Loris Gillian, kaya naman sure na grabe talaga ang eksena. Ay! Yes, syempre kasama namin dyan si Miss Jasmine Curtis Smith, Joem Bascon, si Martin Del Rosario, and of course, Direk Gina Alaharat. Napakarami pa pong cast na kasama, and of course, directed by Direk Loris Gillian. Wow! Yes, abangan natin yan, mga
Matik Tropa. Ngayon, team asawa ng asawa ko, malupit itong makakalaban ninyo. Ay, oh. Ha? Sa green team, aswang ang asawa ko, Donita and Jason. Sino yung aswang? Yung aswang. Mamili kayo kung sino mukhang aswang, ha? Ayan, maglalaban sila sa larong salulod race. Please watch this. Sa larong salulod race, magtutulungan ang mga players na mapagulong ang bola papunta sa kanilang container. Gamit ang kanilang alulod, ang team na nakakolekta ng mas maraming bola within the time limit ang siyang panalo. Ang saya talaga dito sa studios! Player, are you ready? You have 1 minute and 30 seconds TikTok clock. Happy time na! Let's go! Let's go! Alalala, ay, ang bilis! Ay, ang bilis ng green team! Dali! With 1 point. Iba yung team dito! Oo, ba! Bilis! Ay! Uulit kayo! Uulit! Ay! Ay! Nakatama! Ano ba yan? Sinagal, nagubad na ng sapatos! Oo! Kailangan bumawi ang green team! Dito mabilis, pero sakto ang mga galaw. 55. Kaya pang humabol for sure. Sige! Meron pa tayong 50 seconds on the clock. Ay. Dali. Ay! Naka. Si Kuya Jason, yung pagdadaya niya, oh. Oh, yes! Halot, ang galing, ang galing. Green team with 6 points. Ay, Jason, itay mo yung mga ano. Hindi naman may 6 points din. 30. Ba. Dali. Pang oras. Dali. It's a tight competition. Sino kaya mananalo? 20. Pink team ba or ang bilis ng asawa ko ang aswang. 15 seconds on the clock. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Okay, bilangin natin. Ito na, okay. Bilangin na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Okay, dito naman tayo sa green team. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! At siyempre, nanalo ang green team! Ang pang-blessings! Sige, go! Ayan! Go! Okay, habang namimigay si Mamang, kamusahin muna natin si Lizelle and River. Kamusta yung experience, guys? Grabe, ang saya, pero nakakapagod. Pwede ba nang pang-workout to, no? Kaya nga, nagubad ka pa ng heels mo, eh. Ah, nagpapa. Grabe. Ang bilis si Jason, eh. Ah. Hindi, mas mabilis to. Siyempre, talang ka ako. Ah, yan o, yan o. Oh, babak. Ang ganda. Mustang. Para mga alimasag. Timing lang talaga, tsaka okay. Timbo. Okay, maraming salamat, time check. Si Raver ang mga kasama natin sa ating balita na may masayang hulaan. Ulo ng mga balita ng pagbabalik ng TikTok Live! Kaya natin ang balita na may masayang hulaan. Narito na ang Ulo ng Balita! Ito na ang ating celebrity player, ang leading man sa pinakabagong GMA Prime Series na Asawa ng Asawa Ko, Raver Cruz! Pansin ko ngayon lang merong sumayaw na walang backup dancer. Yes. Baka kailangan ng backup dancer, Kuya Jason! Ready na ako na rin to. Ngayon, dito naman sa mga ulo ng mga balita, meron tayong tatlong tiktro para may kanya-kanyang kwento. Ang kailangan mo lang gawin ay hulaan kung anong headline ang tumutukoy sa mga tiktro pa natin. Correct. Kaya naman silipin na natin ang mga headline. Narito na ang Ulo ng Mga Balita! Headline number one, nambasted noon, siya nang naghahabol ngayon. Yan! Headline number two, rumampa para mapansin ng crush, nagkajowa. Ayan, rumampa din kasi kayo. Headline
Barangay number 3, inilalaban ang pag-aaral habang nakikipaglaban sa cancer. Good attitude, good attitude. Headline number 4, nahulog sa balon, muntik nang malunod. Ah, ayan, ako River. Ano namang masasabi mo sa mga headlines natin? Bakit? Hindi, except, ano doon, natawa lang ako doon sa huli, pero relatable yung ano, nahulog mga sa headlines. Balon. Oh, ano to, talaga nangyayari sa totoong buhay ito. Kahit yung sa balon. Oh, nahulog ka na ba sa balon? Di pa ba? Si Jason. Si Jason yan. Kuya Jason, nahulog ka na ba? Sa balon? Sa balon? Si Jason, ang bata, nabagok ka ba? Nahulog ako sa balon, pero nakiyat ko rin. Yeah. Mama, hindi. Sa ulo ni Jason, parang nahulog sa balot, hindi sa balot. Nahulog sa balot, ako, oh. Ngayon napanot. Faith, tawa-tawa, Faith. Oh, Faith. Sobra kayo. Sobra yun. Grabe kayo kay Jason. Faith, happy, Faith. Happy. Happy. Sandali. Tatlong headline ay ang totoong kwento. Yan. Yung isa dyan ay ano lamang yan. Ha? Tatlong totoong headline, yung isa pang gulo. Okay, kaya naman heto na mga tikropa. Heto na mga kailangan mong i-match. Papasukin na natin sila! Julian Rivera from Batangas. Samantha Abraham from Cubao. And John Juven from Manila. And Raver, kung sakasakaling kailanganin mo ng mga tulong nandyan ng ay, ating pwede. Mga... May mama yan. Yan. Pagkailanganin mo. Yan sila. Eto na, para tulungan ka namin, meron kaming ibibigay agad-agad na clue. Oo, tungkol ito sa tiktropa nating Rumampa para mapansin ng crush. Dahil daw, sumasideline siya bilang isang modelo. Ngayon, para ma-identify natin kung sino siya, isasalang natin sila sa isang modeling showdown with Bonita. Hindi, wait, pakiayos muna. Showdown! Ang pangyayari, isa-isa kayong rarampa at kailangan nyo matalbugan si Donita. Kaya naman, simulan muna natin siya, Donita. Rarampa muna si Donita. And action, Donita! Pa-boom! Ladies and gentlemen, pa-boom! From Mustang District! Yes! Donita no! Pumasok naman siya, si Julian! Julian! Julian from Batangas City? Yes! High five! Ito naman si Samantha. Samantha is 5'1". Studying in school. Marunong. Marunong, te. Oo. Mga stepping stones. Ito naman siyempre si John. Juven. Dapat ganyan, te. Juven is 4'8". Studying for 4'8". Weighing 250 pounds. Tapos? High school graduate. Sabay-sabay naman kayong apat. Ngayon, sabay-sabay kayong apat. Hanggang doon sa EDSA. Go! Action! Go! And the winner is Mustang! Ang ganda! Ang galing! Palakpakan naman natin mga tigropa! Ngayon, Raver, sa tingin mo, sino sa kanila ang totoong rumarampa at nagmo-model? Kung meron ka na napupusuan, ipwesto mo ilagay na sila. Ka na. Yes. Kung sino dyan, sa tingin mo, ang rumampa para mapansin ng crush at nagkajawa. Siya. Siya. Sino yan? Si Julian. Si Julian. O, ilagay mo na si Julian sa... Julian San Jose. San Jose. San Jose. Why? Ay, kaya una pinili siya. Pinili talaga si Julian, kinikilig. May naalala kasi siya sa Julian. Oo, okay, kaya dyan ka, ha? Huwag kang ikilos. Kaya nga naka-jowa, oo. Akin ka lang, parang gano'n. Akin ka lang. Okay, next. Ito kasi parang kabado siya, eh. Yan yung mga itsura na nambabasted, eh. Ha? Ay! Ha? Na, liga dito, kuis. Nang busted noon, siya nang naghahabol ngayon. Ay, tingin ko parang nahulog doon sa balon. Hindi niya abot yung lubid. Feeling ko. Dali. Hindi, alam ko na. Nahulog sa balon yan. Mahirap nito, ah. Okay, sige. Feeling ko si Samantha, yung nahulog. Feeling ko ikaw dito. Ikaw na lang. Siya. Nang busted doon, siya naghahabol ngayon. Talaga ba, Samantha? How about si Juven? Si Juven, ito, ano, pilyo to. Tapos tinulog na kalaro sa balon. Kakaibang inspiration yung naramdaman ko sa presence niya. So, dito ka. Dito. Saan siya? Hindi ka tatalo ng balon. Diyan ka. Inilaban ang pag-aaral. Ako yung dito. Habang inilalaban, nakipaglaban sa cancer. Okay.
Sige, tignan natin. Pwede. Sure ka na dyan, Raver, ha? Sure ka na dyan. Alright, tignan natin. Alamin natin kung may na-i-match ka ba. Anong sabi ng balita? Oh! Dalawa, Raver! Dalawa, tama. Dalawa ang tama. Ikaw sabi yun, ko eh. Ikaw yung nahulog? Sabi ko sa'yo eh, si Samantha yung nahulog. Halika, unahan natin si Julian. Oo, si Julian lumampa para mapansin ni crush na ka-jowa. Ang galing. Kagandang bata ito. Kumusta naman si crush mo? Andito po siya ngayon. Saan kayo nagkasama? Sa school ba to? Schoolmates po kami. Tapos ay, nag-ausap po kami for a month. Tapos bigla niya po akong ginost. Ay, ginugot. Ay, ano nangyari? Bad yun ah. Ikaw naman, ano masasagot mo doon? Hindi, ano po. That time, hindi pa po ready mag-commute. Naku. Yun naman pala, pinagandaan niya. Ayun, kaya po ginawa ko po lahat ng pwede kong gawin para makapagpapansin. Ay. Pero ngayon, kayo ay? Ano okay po, na kayo? Yay! Mama, gaano katagal na kayo? Sorry, Julian. Ano po? Going 8 months na po. Taray! Going strong! Ganun dapat. So, dinaan lang niya sa mga pa... Rinampe, no? Ito lang, Mama, sabi lang po natin yung kanyang karibal. Ikaw naman, ano masasabi mo? Mali, uy, ito yung third party nila. Bakit sila nagka... Yan yung asawa ng asawa ko. At ngayon naman, tawagin naman natin si Samantha. Etong mali si Samantha, nambusted no siya na... Pedahil si Samantha ay... Ano? Si Samantha nahulog sa balon. Nahulog sa balon, muntikan ng malunod. Kamusta naman yun? Ano ilang taong ka ba? Kailan ba nangyari yan? 5 years old po ako nun. Tapos si Mama, naglalaba po siya sa tabi ng balon. Tapos ako po naglalaro po ako nun sa kala namin. Tapos kumuha ako ng kahoy papunta kay Mama para pang ilaw ko po. Tapos, nung tumalikod po kay Mama, napuwing po yung isa kong mata dahil sa usok. Tapos, dumiretso po ako sa balon. Out balance. Out of balance, nahulog ka na rin sa balon. May, as in, malalim yung tubig ng balon. Hanggang leg po ni Mama. Kasi ang ng Mama mo? Opo. Aba, malalim. So, paano ka na-rescue? May tumalon? Tapos, yung pang-igib po sa balon, hinawakan ni Mama. To pagtalo niya po, naputol po yung lubid na yun. Tapos, kinapa po ako ni Mama ng paa niya sa baba. Tapos, bigla niya ako hinila pataas. So, kayo lang ng Mama mo ang nakasagip sa'yo talaga? Ano po, yung kapitbahay namin, buti po may tumalon kapitbahay din. Pang... So, ang dami niyo na sa loob. Dami na lang. Akit-akit siya. Nung umigib po siya, nakita niya po kami ni Mama. Tapos, numingit po siya ng tulong sa kapitbahay. Yes. Kapitbahay tumalon din. Hanggang sa napuno na kayo, nakaahong ka na. Yes. Okay. Ito na lamang, Samantha. Samantha, ano na lang yung mapapayo mo sa mga taong mahuhulog sa balon? Ano po, wag po sila masyadong lumapit sa balon po. Hindi, kasi ako laki din ako sa balon eh. Naglalaba rin kami sa balon nung araw. Same tayo, Mama. Kami din. Ingat-ingat lang tayo, lalo na pag may mga batang maliliit. Ano po, lagi yung mga mata natin, ingatan natin. Mag-ingat sa balon na wag mahulog, pero mas mag-ingat sa taong mali na hindi mahulog. Yeah. Tama yan, diba? Ayan! At dahil na ba ikot mo ang ulo ni Raver, may additional cash prize ka from TikTok Luck! At eto naman, si Joven... Ay, Joven. Ano nga pangalan si John Joven Legaras. Inilalaban ang pag-aaral habang nakikipaglaban sa cancer. Galing ni Raver doon. Kumusta ka naman ngayon, Iho? Mabuti naman po. Ayun po, gusto ko lang po i-share sa inyo. Na-diagnose po ako since 6 years old po ako. At habang nagke-chemo, ayun po, kumbaga tinitis ko po yung sakit ng chemo. At sa awa po ng Panginoong Diyos, nalagpasan ko po yung chemo at yun, nag-check up na lang po ako. At dumating po yung time na hindi ko po makakalimutan yun. 4 years and 11 months na lang. Kumbaga, isang buwan na lang po, 5 years, i-declared na po sana ako na cancer-free. Kaso po, bumalik po yung sakit ko. At ayun po, nag-relapse po ako. Back to zero na naman po. Mag-undergo na naman po ako ng chemo. So ayun po, hindi ko po sinukuan, hindi po ako nawala ng pag-asa. At nag-aral ka pa rin. Yes po, at natapos po yung chemo ko. Ngayon po,
tapos ko na yung chemo ko, nag-check up na lang po ako. At tinuloy ko po yung pag-aaral ko sa province, sa Biliran po. Anong year mo na ngayon? Ngayon po, kasi nag-stop po ako. Year ko po is nasa grade 10 pa lang po ako. Congratulations pa rin. Kasi mahirap yun, ha? Mahirap yung pinagdadaanan. Pero pagpursigido ka talaga, ilalaban mo lahat. Sorry ha, pwede bang malaman ano kung anong cancer? Karamdaman. Langerhans cell steatocytosis po. LCH po siya. Kumbaga, sa bone po siya. Ah, sa bone. Oo po. Gusto ko lang, tawag dito, sabihin sa'yo na isa kang malaking inspirasyon, lalong-lalo na sa mga kagaya mo na may pinagdadaanan din ngayon. Meron ka bang mensahe sa kanila kung sakali may mga nanonood ngayon na same ng sitwasyon mo ngayon? Siguro, enjoy lang po natin. Kumbaga, huwag tayong padala sa kung anong merong tayong sakit. Kasi hindi tayo pinoproblema ng sakit po eh. Kumbaga, labanan lang po natin. Dapat maging masaya lang, huwag po tayong pa-stress. Yun lang po talaga. Positive, always positive. Galing, galing, ganda. Congratulations. Maraming maraming salamat sa iyo, Juven. Maraming maraming salamat sa pagbahagi ng inyong mga kwento, Julian, Samantha, and Juven. Thank you so much. Congratulations! Sana ka 2 points ka dyan. Ito na, susunod na ang paborito nating chismisa na may kasamang patrivia. Sasalang na si Lizelle Lopez sa Sang Tanong Sang Sabog na sa pagbabalik ng Tito Pablo! Arvac, heto na nga. Pipigilan mo ba ang Mr. Mo na pautangin ang pinsan niyang hindi mapirme sa isang trabaho? Yung mga studio tiktropa natin gustong makikomment. Dunita! Yes, Rabia, sa ating great team! Andito si Debbie. Debbie, anong masasabi mo sa ating issue ngayon? Para sa akin po, hayaan ko lang yung asawa ko na pahiramin yung pinsan niya. May tiwala naman ako sa mga desisyon niya. At saka, kung sa ibang tao nga, nakakapagpahiram tayo ng pera, bakit hindi sa kadugo? Pamilya. Salamat po. Tara. Pahiram ha, kapamilya. Mahilig pala magpahiram si ate. Yes, Jason! Yes, Dunita! Dito naman sa ating Big Team! Yes, ano pangalan ni ate? Christy Oy po. Christy Oy, ano po ang ating opinion at comment po doon? Para sa akin, hindi ko siya papatangin. Bakit? Dahil marami na kaming naririnig na hindi siya marunong magbayad at madali siya magsawa sa kayang trabaho. Paano kung mag-iisap siya sa kayang trabaho? Mas lalo hindi siya makakabayad sa aming utang. Bakit parang ako, ate? Sa emosyo. Ate, hindi kita kamag-anak. Oo nga! Hindi nga! Kaya nga nag-desisyon na nga ako ng asawa namin na hindi nga ako magpautang. Dahil hindi kayo marunong magbayad. Madali kayo magsawa sa inyong mga trabaho. Naku, sandali lang. Medyo kinakabahan ako kasi parang nakikita ko yung sarili ko pagtanda kay ate sa dami ng pinautang ko. Alam mo, nagagets kita, tetroma lang yan. Pero surprise! May pa-blessing kaya mula sa TikTok Live! Congratulations! Ayan, bago pa tayo talaga magkainitan dito, eto na! Ang alay natin sa Buwisit Blaster, ang napakagandang kontrabida, Lizelle Lopez! Lizelle Lopez! Wow. Thank you so much. Yes! Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito lang ang aming katanungan, Lizelle. Magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na! Let's go! Ayan, isuot mo yan. Okay. Ayan, para mabigyan ng proteksyon ang iyong napakagandang mata na parang mata ng talakitok. Okay. Nakakatakot naman to. Lizelle, ito ang iyong unang sang-tanong! Sang-sabog! Ano? Anong klaseng mga libro ang kinokolekta ni Joem Bascon? A. Comic books. B. Coloring books. Yes, Mamang, ladies. Mamang, coloring books. Actually, medyo nakakalungkot yung kwento dito kasi si Joem, mahirap sila dati. Tapos nakikita niya yung classmate niya, may coloring book. Totoo. Hindi siya pinahiram. So parang nung tumanda siya, doon na lang siya bumawi sa sarili niya na kada sweldo, may coloring book siya. Yun. Yung mga ganun talaga eh. Pero hindi niya, wait lang. Pero yung coloring book na hindi niya kinukulayan, tinitignan niya lang ng ganun. Oo, hindi kasi para ma-relieve niya yung inner child niya. Ganun siya. At saka nagbubook muna siya sa hotel bago nakulayan yung coloring book. Tinitignan. Nakakatawa, kala mo katagalin lang kasama.
matagal na kasama namin yun na River. Oh. River, kwento mo. Sige, sige. Noon pa lang kasama na namin si Joem, comics talaga. Comics! Yun talaga, as in, pupunta lang minsan yan sa trabaho para ipagmayabang yung comics siya, tapos uuwi rin siya. Ah! Mayaw. Oh. Funny comics ang binibili niya. Funny comics? Comics! Sinik, no? Funny comics daw. At dito naman ay siyempre coloring books. So, yes. Ano naman ang iyong magiging kasagutan, Lizelle? Alam mo, yan si Kuya Joem, love na love niya kasi yung mga anak niya. So, tingin ko, coloring book. Yes! Ayun! Tama! Sige. Sure na tayo sa coloring book, ano, Lizelle? Sure na! Coloring book daw, kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Ayan. Naniniwala ka sa pagaganda. Ano comic book kasi nga, comic book. Comic book. At saka mabango yung pulbos. Di ba, ang bango ng pulbos namin? In fairness naman ha. Di ba? Yan yung mga natira nung New Year, mga pulbura. Maraming salamat po. Ayan, okay. Natanggal yung mga oiliness. Magre-refill tayo. Ilang, okay na ba sa'yo, 1 port? Ayan, may dagdag. May dagdag na 1 port. Okay. Ito ang iyong pangalawang, sang tanong! Sang sabog! Ay, nako, ito na. Alin sa mga kakaibang talent na ito ang kayang gawin ni River Cruz? A. Kaya niyang dilaan ang kanyang siko habang naka-extension ng kanang paa? Hindi. Or B. Kaya ng dila niyang maging korteng W? Siyempre. Ano? Kakukukwento niya lang sa akin. Kaya niyang dilaan ang siko niya. Ah, talaga? Na ganito. Ako nga, konti na lang. Aabot ko na eh. Mamaya natin. Wag. Itayin nyo muna yung sample pag na-reveal na natin yung ano tamang sagot. Kaya niyang dilaan ang kanyang siko? Tsaka sa mga bias namin ni Jason na mga 6'1". Oh, pares kasi pares kami matangkad eh. Talagang abot na abot namin lahat ng parte ng katawan. Nagdo-doorbell pa kami noon. Gamit yung dila. Inaabot namin yung siko namin tapos nagdo-doorbell pa kami. Actually, bagay kayo talaga. bagay kayo magsama ni Jason eh. Parang yung laban ng gagamba. Ikaw yung, ano, siya yung gagamba. Oh, gagamang bahay. Okay. Yes. Oh, chika. Ano, nagbe-meeting? Oh, hindi nga. Alam na alam ko to. Siyempre, nagsisinungaling lang si River ngayon. Para masabugang ka talaga, Lizelle. Oo, yung mga kaibigan. Kaya niya yung letter W sa bibig niya, pero kaya din yung from A to Z. Ah, tayo. Paano yun? Hindi, nagawa niya na from A to W. A to W. X, Y, Z na lang ang kulay niya. Ayun. Hindi pa niya nagagawa. Meron W. Wala dila. Ito parang baka, no? Yes. Dito daw W. Dito naman ay... Kaya niya nga dilaan ang kanyang siko habang naka-extension ng paa. Parang sobrang haba naman kasi ng braso mo kung aabot mo yun. Dila niya yung mahaba talaga. Piling ko yung W na lang. Yung W na lang. Ah, bahala ka. Okay. Bahala ka. Sure ka na dyan, ha? Sure ka na. W daw. Tignan natin. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na! Alika, sample tayo. River, pakita mo nga, anak. Pakita mo. 1, 2, 3. Ay, grabe, Parang ano, parang pugita. Taray. Rizal, ito na ang iyong huli. Tatlong, sang talong! Sang sabog! Ito na. Ano ang ibig sabihin ng isang Hebrew word na ipinatato ni Jasmine Curtis Smith sa kanyang likod? A, Jasmine, or B, forever? Mamang! Ano? Dali, actually, forever talaga yan. Sa kabila, forever. Sa kabila, walang forever. Sa kabila, walang tato. Hindi! Ang ibig sabihin ni Rabia, sa kabila, wala. Walang tato. Kaya dito forever. Walang forever. Ganon. Kayo talaga hindi. Eh. Ito naman, hindi po natin itatanggi po na talaga pong milahi po sina Jasmine. Alam namin. Ano? Sa ibang bansa po, hindi siya nakakatingin na Jasmine. Sige nga, ano yung lahi niya? Half Pilipina, half ano siya? Jasmine. Tama. Australiano sila. Kinakain nila doon yung rice dinorado. Ah, talaga? Eh, kaya namimisyon yung Jasmine. Kaya nagpatato siya dito ng Jasmine. Kaysa naman dinorado, ang pangit naman. Ano tato mo? Dinorado? Ano yan? Kanin? Tama. Kaya pinangalan niya na lang sa pangalan niya. So happy ka doon? Happy ako doon. Sana happy. Naging happy so, rin kayo. Happy siya doon. Okay. Alam mo, ito, natanong ko to sa kanya eh. Kaya feeling ko, alam ko yung sagot dito. I feel, tingin ko, pangalan niya to. Siyempre! Hindi ko kasi,
meron yata siyang ginawang film before na Hebrew yata ang ano. Kaya Hebrew yung pinatattoo niya sa name niya sa likod. Na Jasmine. Sana, tama yung pang-alala ko. Na Jasmine. Oo, okay. Yes, pang-aparkada niya kasi so bro. So Jasmine yung ibig sabihin. Okay ka na doon? Okay na. Okay na, okay na lang siya doon. Jasmine daw! Kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1. After daw ng shooting niya sa Israel, tsaka niya pinatattoo yun. Yes. Yun pala naman. Ang taray, kumusta naman? Ayun, maraming maraming salamat po. Ayan na. Tinagala. Sa napakasayang laro na to. Kaya talaga ako nagputi dahil alam ko masasabugan ako eh. Pero yun po, maraming maraming salamat po for inviting us dito sa TikTok Lock. And also, iniimbitahan ko po kayong lahat na panoorin niyo po ang asawa ng asawa ko na ko mamayang gabi na po yan! Yes! Asawa ng asawa ko mamayang gabi na! Watch. Yes, guys, manonood kami niyan, guys. Mga TikTok, patandaan pag 11:15 na, magkaka-blessings ka na! Thank you po for watching. Kita-kits ulit bukas dito lang sa TikTok Live! Black Weather! Hi, nice. Lola Mar! I love you! Happy Fiesta po sa Batangas po, tsaka po sa... Ano ate? Siyempre, happy Fiesta sa Cebu!